We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Masantos siyang araw, kapuso. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Complex sa Lagupan City, ako si John Punsoy. Naimbaga mali. Live naman mula rito sa GMA Ilocos Station, ako naman po si Ivy Hernando. Dalawang araw nang walang sintomas ng COVID-19 si Pangulong Bongbong Marcos. Normal ang vital signs at paghinga ng Pangulo base sa pagsusuri ng kanyang doktor. Pero alinsunod sa protocol ng Health Department, kailangan pa rin kumpletuhin ni Marcos ang kanyang 7-day isolation. July 8, nagpositibo sa COVID si Marcos. Kung hindi na muling magkakaroon ng sintomas sa susunod na 24 oras, pwede na siyang lumabas sa isolation. Samantala, itinalaga bilang officer in charge ng DOH si Undersecretary Maria Rosario Vergere habang wala pang nakikita si PBBM na maging kalihim ng kagawaran. Magpapatupad naman ng pulisya ang ng gun ban sa Metro Manila simula sa July 22 hanggang July 27. Paghahanda ito sa kauna-unahang State of the Nation Address ng Pangulo. Apat na kaso ng foot and mouth disease na itala sa Vintar, Ilocos Norte ayon sa Municipal Health Officer. Nakatutok, Teresong Dayon. Apat na kaso ng foot and mouth disease ang naitala sa Vintar sa Ilocos Norte. Sa datos ng RHU, edad 6 hanggang 10 na pawang magkakamag-anak ang mga tinatamaan ng FMD. Nalaman daw na meron silang FMD nang magpakonsulta dahil sa iniindang karamdaman. Maayos na raw ang kanilang kondisyon at pinayuhan ang mga magulang na huwag munang makisalamuha para hindi makahawa. Ayon sa Municipal Health Office, maaring nakuha ang sakit dahil sa madalas na paglalaro sa mga maruming lugar. Kailangan lang daw palakasin ang resistensya at ugaliing malinis ang katawan para malabanan at makaiwas sa sakit. So dapat hygiene din. Dapat yung mga parents, they should also be advised na pagka bago matulog, maghugas ng mga kamay, mga ganyan. No? Ang FMD ay viral infection na karaniwang tumatama sa mga bata. Nagkakaroon ng sugat sa kanilang bibig at rashes sa kanilang kamay at paa. Ibang FMD naman ang binabantayan sa Ilocos Sur, sakit na tumatama sa mga alagang hayop. Bagamat matagal na umanong walang naitalang FMD sa probinsya, mahigpit pa rin ang kanilang pagbabantay sa mga alagang hayop, partikular sa mga baboy. O, nagkakandat din kami ng blood sampling sa baka, sa baboy for FMD monitoring. Pero so far po, wala tayong kaso for the past years and we are declared din po na low risk. Doble ingat pa rin ang mga nag-aalaga ng baboy. Iwas kami sa mga kagaya ng mga tagalabas na pumasok. Pag pumasok, ini-sprayan ko muna dito sa labas.
bagong tsinelas nila, damit nila, kailangan walang makakon, ma'am. Net, ma'am, net, para walang makapasok na langaw, ibon, lahat ng galing sa labas, walang makapasok sa loob. Trato natin sila na parang sakto ng ating sarili. Dapat malinis lang ang ating mga katawan, ang mga kamay natin ay hindi galing sa madumi o mga maaamoy na bagay bago lapitan natin ang ating mga hayop. Kailangan sariwa din ang ating mga pinapakain at masustansya sa ating mga kaalagang hayop para malakas at mabilis silang lumaki. Teres Sundayon, Balitang Amianan. 25 kabahayan sa Bawang La Union nasunog. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. Joanne, tumagal ng halos 4 oras ang naganap na sunog kagabi sa bahagi ng barangay Paringaw, Bawang La Union. Tinupok ng apoy ang 25 kabahayan sa barangay Paringaw, Bawang La Union kagabi. Nagsimula ang sunog sa isang bahay kung saan sinasabing bunsod ito ng naiwang nakasaksak na charger ng cellphone. Sinabi nila dun sa bahay daw nag-umbisa, yun ng... Saan yun, sir? Sala o sa kwarto ko? Sa labas kasi ang kusina namin, ma'am. Mabilis ang pagkalat ng apoy. Unang rumisponde ang mga opisyal ng barangay. So, nagresponde kami ng mga kapitbahay. So lahat ng establishment dito sa Barangay Paringaw, pinakuha ko lahat ng fire extinguisher habang inaantay yung fire truck. So hindi talaga kaya, ma'am, ng fire extinguisher. Siguro nakaubos kami ng 20 na battle siguro ng fire extinguisher. Pahirapan ang pag-responde ng mga bumbero dahil sa masikip na daan. Umabot sa 3 kalahating oras bago na pula ang sunog. Naghahanap po kami ng kwan, ma'am, ng access po para makapasok po yung mga kwan natin, yung mga malalaking truck natin, ma'am. Pansamantalang nanunuluyan ang nasa 100 individual katumbas ng 25 pamilya sa covered court ng isang paaralan sa barangay. Agad gumawa ng makeshift tents ang municipal at provincial government at nagbigay rin ng iba pang pangangailangan ng mga apektadong residente. Karamihan sa kanila, walang naisalbang anumang gamit o ari-arian. Unti-unti na lang po na babangon ulit, ma'am, para kwan. Wala naman, nangyari na, wala nang mga gagawa. Patuloy ang pagdating ng tulong sa mga nasunugan. Joanne, sa ngayon ongoing pang investigation ng Bureau of Fire Protection regarding doon sa naganap na sunog na umabot sa third alarm. Sa ngayon, ongoing din na inaalam kung magkano yung initial na cost of damage. Hindi pa pinapayagan ng mga barangay officials yung mga residente na makabalik doon sa lugar na pinangyarihan ng sunog. Kaya naman sa ngayon ay nasa evacuation center sila sa isang paaralan doon nga sa barangay Paringaw. Actually, likod lamang yan ang barangay hall. And even yung barangay hall ay ipinapagamit na rin ng mga barangay officials na pansamantalang tirahan ng mga apektadong residente. Kagabi din ay nagpaabot na rin kagad ng tulong ang La Union Provincial Government sa pamumuno ni Governor Rafi Ortega David at sa kanila nang galing yung mga makeshift na tent at maging yung mga ginagamit na rin ng mga apektadong residente, yung mga nasunugan gaya na lamang ng mga unan, kumot, meron na rin mga ibinigay na pagkain. Actually, mismong yung barangay council din na nag-aasikaso sa mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Kaninang umaga mula dun sa breakfast, ang nagluto na ay ang barangay council. Hanggang sa kanilang kinain ng tanghalian ay meron ng pre-provide ang barangay council. Lang sa ganun medyo mabawasan yung mga iniisip ng ating mga kababayang naapektuhan nga ng naganap na sunog kagabi sa may Paringaw, La Union. Joanna? Jasmine, sa pagtunga doon sa lugar, kumusta ang sitwasyon ng mga nasunugan doon? Sa ngayon, Joanne, maayos na yung kanilang situation dahil meron na kaagad silang natulugan kagabi. May mga tents na, may mga pagkain din, meron din silang mga matutulugan, may mga unan, may mga kumot kaninang umaga. Sunod-sunod rin yung pagdating ng mga tulong, may mga nagbigay na rin kaagad ng mga pupwedeng gamitin na kasuotan ng ating mga kababayan. Meron din mga nagbigay ng mga sako-sakong bigas, kung kaya't may mga nagbigay din ng mga bottled water, ng mga canned goods. So, pagdating
pagdating doon sa kanila mga pangangailangan, well, naibibigay naman yan, naipoprovide naman yan mula, mula sa provincial government, sa munisipyo, sa barangay, maging sa mga NGOs, sa mga pribadong sektor. Pero talagang kanilang iniisip sa ngayon ay kung paano nga babangon, lalo pat wala talaga naiwan sa kanilang mga ari-arian, walang naiwan sa kanilang mga bahay, wala silang naisalba. So yun yung pinaka-burden sa ngayon ng mga apektadong residente, Joanna. Paano ang gagawing hakbang ng LGU at Barangay Jazz para makapagsimula ulit ang mga nasunugan? Kanina, Joanna, nakausap natin yung barangay chairman at ayon sa kanya, meron din kasi mga nagpapaabot ng mga financial na tulong. May mga pera rin na nagpapaabot at makikipag-ugnayan daw ang barangay council sa local government unit, ganun din sa provincial government. Nang sa ganun, halimbawa yung mga ibinibigay na pera ay maipon at nang sa ganun yun yung pwedeng pang-start kapag safe na yung lugar kung saan nangyari yung sunog. Kapag safe na silang pumunta doon, pwede na makapag-start, na makapagtayo ng bahay, ay pupwedeng yung mga pera na ibinibigay ng mga donations ay pang-start din na pagtayo ng kanilang mga kabahayan. Actually, ang DSWD meron ding i-provide na assistance kaninang umaga, ongoing na rin yung kanilang pag-validate dun sa mga affected na mga residente. Ang ginagawa ng Barangay Joan, doon mismo sa area ay meron silang parang team na kumbaga naka-deploy na doon, yun yung team na mag-entertain, mag-accommodate doon sa lahat ng mga tulong, mga donations na ibibigay para centralized lahat ng tulong, Joan. Halimbawa, may nagbigay ng sako-sakong bigas para alam ng hati-hatiin, may nagbigay ng mga pagkain para alam ng hati-hatiin. Depende na lamang, halimbawa, kung yung kaanak, siya yung mismong personal na magbibigay ng tulong doon sa kanyang kaanak, then yun yung time na hindi pakikialaman yun ng barangay officials, Joanna. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Magsasaka patay matapos mabundol ng SUV sa Magsingal, Ilocos Sur. Insidente na huli kam. Tutukan sa ulat ni Tere Sundayon. Dead on arrival sa pagamutan, ang 53 anyos na magsasaka na si Iluminado Ulangco Senior, residente ng Barangay Bakar, Magsingal, Ilocos Sur, matapos masalpok ng SUV. Sakuha ng CCTV camera, patawid si Ulangco, hawak ang kanyang bisikleta sa kahabaan ng Barangay San Ramon nang mangyari ang aksidente. Panggamin na kiminatay kinneji pagababangan ng adaga. Tapos baka mapan na confirm di pagraipan na no makaumay dami alagi schedule da. Nagtamo ng matinding sugat at bali sa iba't ibang parte ng katawan si Ulangco. Nahati rin ang hawak na bisikleta. So as of now, both parties, nag-uusap naman sila ma'am kung ano yung magiging decision, lalo na sa agreed party. So hindi pa, ma'am, makasalukuin pa yung confrontation. Wala pang pahayag ang driver ng SUV. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Kasama si Reynold Velasco, Tere Sundayon, Balitang Amianan. Ilang puno at pader sa Olongapo City natumba dahil sa malakas na ulan. May ulat live si Claire Lacanilao. Clear? CJ, patuloy na umiiral ang hanging habagat sa ilang bahagi ng bansa kaya asahan ang malakas na pag-ulan pagsapit ng hapon hanggang gabi. Bumagsak ang isang puno sa bahagi ng National Highway ng Barangay Calaclan, Olongapo City dahil sa matinding pag-uulan na dulot ng habagat. Nagsagawa agad ng clearing operation ng Olongapo City Disaster Risk Reduction and Management Office para hindi maabala ang mga motorista. Nakarangan niya po yung northbound ng National Highway sa mga kalakasan din po. So immediately, pumunta po doon ang ating rescue team para po magkatak ng clearing operation. Bumagsak din ang isang retaining wall sa May Coral Street, Barangay Calaclan, bunsod ng soil erosion. May ilang pamilyang naapektuhan sa pagguho, pero wala namang naitalang nasaktan sa pangyayari. Nagkaroon po ng malakas na buhos ng ulan, tapos po, according po sa reports po, meron po tubig po na pupunta doon sa isang lumang wall na, kaya po naipon po yung tubig, kaya po nag-collapse. Sa Dagupan City, nagagawa pang maglaba ng ilang residente sa umaga kung saan sumisikat ang araw.
Pagdating kasi ng hapon, babagsak na naman ng ulan. Sinasamantala na namin po yung ano, labahan para sa ganun. Itong init ng araw, gandang araw, matuyo ka agad. Oo. Kasi ito yung hapon dito, minsan pagkatapos ng mainit na mainit, ulan naman ang dumarating sa amin. Ayon sa PAGASA, ang nararanasang maalinsangang panahon sa umaga at pag-ulan sa hapon hanggang gabi ay epekto ng umiiral na hanging habagat. Sa ngayon, may dalawang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility na minomonitor ng PAGASA. Clouds o hangin na nagdadala ng mga clouds din na posibleng ipasok o dito sa landmass ng Pangasinan. Yun po yung mabubuong mga pag-ulan o localized thunderstorm na tinatawag natin. CJ, ayon sa PAGASA, bagamat walang nakataas na gale warning sa Pangasinan, pinaalalahanan ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot sa mga baybaying dagat o karagatan kung nakararanas ng malakas na pag-ulan o alon upang makaiwas na rin sa anumang insidente. CJ. Clear, ano ang magiging epekto ng dalawang LPA na binabantayan ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility? CJ, ayon sa PAGASA, wala namang epekto ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit isa o dalawang bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ang buwan ng Hulyo. CJ. Okay, maraming salamat, Claire Lacanilao. Mga namuong tubig sa daanan ng isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan, problema ng ilang residente. Naritong report. Ilang taon na raw na hindi humuhupa ang baha sa bahaging ito ng Purok 5, Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Nasarhan na raw ng mga istruktura ang sanay daanan ng tubig. Kaya kapag umulan ng malakas, ang baha umaabot na rin sa daanan ng mga residente. Dati nakakadaan kami dyan. Mula nung may nakatayo ng bahay doon sa likod, hindi na dumadaan yung tubig. Tila nakikipagpatentero na raw ang mga residente para maiwasan ang mga namuong baha sa ilang bahagi ng kalsada. Napipilitan daw ang ilan na lumusong na lamang sa baha. Dapat magkaroon ng drainage system, drainage, mula dito hanggang doon sa barangay hall. Para yung tubig makalabas. Problema rin ng mga residente ang posibleng sakit na maaari nilang makuha. Delikado kaya pa, mga bata, kawawa. Pag naano sila na leptospirosis sila, di kawawa sila, makakasakit pa sila. Pero paliwanag ng barangay council, kasalukuyan na ang kanilang pagsasaayos ng drainage system sa kabilang purok para may madaanan ng tubig sa nasabing lugar. Kailangan din umano ng barangay ang kooperasyon ng mga residente, lalo't ilan umano sa kanila ayaw magpabungkal ng kanilang lupa para sa drainage system. Yung kamay barangay ho kasi, ayaw nilang magbigay ng dandyan. Yung drainage ayaw ipadaan. May mga nakalaan na rin umanong pondo para sa karagdagang drainage system project sa barangay. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balita Amianan. Top 10 most urgent issues na kailangan bigyang pansin ni PBBM, inilabas ng Pulse Asia. Narito ang report. Sa pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, marami na ang nakaabang sa kanyang mga plano sa bansa. Unang narinig ang planong iangat ang ekonomiya at palakasin ang produksyon sa sektor ng agrikultura para magkaroon ng sapat na supply ng pagkain. Pero maliban dito, marami pang nais ng mga Pilipino na bigyan ng prioridad ng administrasyon. Tulad ng pagkontrol sa inflation, pagsusulong ng kapayapaan, paglaban sa graft and corruption at iba pa. May sarili ring hiling ang mga kababayan ni PBBM sa Ilocos na kailangan daw pagtuunan ng pansin ng Pangulo. Hiling ko sa mga presyo, sana hindi tumaas. Kung pwede, ibaba pa. Sana bumaba yung mga gasolina para naman marami kaming income na pera. Kapag lang tumataad, ito maramid nga trabaho. Tatun no, awante gregregat. Nais naman daw ng ilan na masugpo ang kriminalidad, pero ayon sa isang political analyst, nakikita ko lang na medyo hindi naman mahirap masyado pero kailangan ng karampatang panahon ay ang pagsugpo sa kriminalidad.
naman natin ang kriminalidad sa Pilipinas ay nakaugat na sa maraming kadahilanan. Ang pagbuo ni Marcos ng economic team ay pagpapakita umano na seryoso siya sa pagtugon sa problema ng bansa, partikular sa ekonomiya. Dahil ang pag-angat ng ekonomiya ay siya magbibigay ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ito ay mga problema na nangangailangan ng long-range solution. Bagamat ginagawa natin yung Pangulong BBM, ang kanyang kakayahan na matugunan sa lalong madaling panahon, pero bigyan natin siya ng karampatang panahon. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Sa pagpapatuloy ng GMA Adventure Serie na Lolong, nagtagumpay ang mga crack hunter sa pagpatay sa mga buwaya. Kaya nagalit si LC kay Martin. Susubukang kausapin ni na Lolong at LC si Mayor Armando tungkol sa mga pinatay na buwaya pero hindi sila papakinggan. Nagkita ng lihim sina Donna at Lucas para sa plano nilang hostage taking sa resort. Ibabalita ni Bokyo kay Lolong ang naganap na hostage taking sa resort kung saan isa sa na-hostage si Bella. Ano kayang gagawin ni Lolong? Abangan mamayang gabi sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Tatlong katao sugatan sa salpukan ng pampasaherong bus at trailer truck sa Burgos, La Union. Narito ang report. Swerteng nakaligtas ang mga pasahero ng pampasaherong bus na ito matapos makasalpukan ang isang trailer truck sa National Highway ng Burgos, La Union. Ayon sa pulisya, patungong Baguio City ang pampasaherong bus habang pababa naman ang trailer truck. Yung ano po, yung pampasaherong bus po, paakyat ng Baguio, then overtake po sana siya sa unknown vehicle. Ngayon po, may ginagalanganin po yung bus pong paket ng Baguio, yung papaserong bus. And then makakasalubong yun na po yung tractor-truck po. Sugatan ang driver at konduktor ng bus. Nasugatan din maging isang siklista na nadamay sa aksidente. Agad naman silang itinakbo sa paggamutan at nasa mabuti ng kalagayan. Sa huli, nagkasundo umano ang pamunuan ng bus at driver ng trailer truck na hindi na magsampa ng kaso. Yung damages po na na-incur nung bus sa trailer truck is sasagutin po ng kumpanya ng bus, pati na rin po yung pagpapagulat. Naputol ang kaliwang paa ng isang ginang matapos magulungan ng 10-wheeler truck sa Dagupan City. Sa investigasyon ng pulisya, angkas ng motorsiklo ang biktima. Parehas din umano ang tinatahak na direksyon ng dalawang sasakyan. Nag-attempt po na mag-overtake itong motorsiklo, si Vehicle 1. Unfortunately, hindi yata nakita nung driver kasi sa sobrang taas ng truck, sa laki ng truck, biglang sumingit itong motorsiklo. Nasagi ng truck ang motorsiklo. Dito na tumilapo ng masakay hanggang sa magulungan ng biktima. Agad dinala sa paggamutan ng ginang at sumailalim sa operasyon. Ligtas din ang kanyang mister na driver ng motorsiklo. Hindi na nagsampa ng kaso ang mga biktima laban sa truck driver. Sa kasundo ang tutulong siya sa gastusin sa ospital at pagpapagaling ng mga biktima. Joanne Punsoy, Balita Amianan. Mahigit 1.3 milyong learners sa Region 1 inaasahang magbabalik eskwela sa Agosto. Naritong report. Dalawang anak ni Aling Florence ang magbabalik eskwela sa Agosto. Bakunado na ang lahat ng kanyang anak. Kaya kahit tumaas na naman ang kaso ng COVID-19, kampante na raw siya na pumasok sa paaralan ng mga anak. Para sa akin po okay lang kasi nung ano po module po kasi nahihirapan din ako sa mga activity nila. Kaya okay din lang po kasi palagi din po akong lumalabas. Magsisimula ang enrollment period sa July 25. Sa August 22 naman ang simula ng klase para sa school year 2022-2023. Dapat daw sa November 2. Ipinatutupad na ang full in-person o 100% face-to-face classes sa mga paaralan. Nakahanda na mga paaralan sa implementasyon ng face-to-face classes. Nasa 400 mag-aaral ang iniaasahang magbabalik eskwela sa San Fernando City Sped Integrated School.
wala naman daw nakikitang problema ang pamuno ng paaralan sa pagsisimula ng klase. Ready pa naman po ang aming school kasi sabi ko nga, last March, nag-start na kami ng limited face-to-face. Nagsimula na rin ang hiring ng karagdagang mga guro. Inihahanda na ng DepEd ang pagsasagawa ng training na kailangan ng mga guro para sa pagsisimula ng face-to-face classes. Yearly naman po na may allocation ang mga schools sa tungkol sa mga additional teachers. Pero sa ngayon po, ma'am, ay yan po ang tinitingnan pa rin sa ngayon ng Department of Education para po sa paglalan po ng budget para sa mga additional teachers. Inaasahang aabot sa mayigit 1.3 million learners ang magbabalik eskwela sa Region 1 sa susunod na buwan. Financial assistance ibinigay sa mga magsasaka sa San Ildefonso, Ilocos Sur. Narito ang report. Generao ni Lolo Benito, 83 anyos, ang magtrabaho sa bukid sa kabila ng edad. Pero sa nagtataas ang bilihin, malaking pahirap daw ito sa mga magsasakang katulad niya. Nadigat ta dahi tigalagag, nanginaw na. Ura tandaan yung burero, nanginaw. Yung awan ti kay iskanti manalon. Bilang tulong, namahagi ng Rice Farmers Financial Assistance, ang lokal na pamahalaan ng San Ildefonso. Isa si Lolo Benito sa higit 700 rice farmers na tumanggap. Tadagi ko, suka na tayo, inutang ka, nga gastuin, tamutang mo tao. Since para sa mga rice farmers ito, ma'am, para sa pagtatanim nila ng palay, yung bibili ng mga abono. Bawat rice farmers tumanggap ng tig 5,000 piso. Sumatotal, aabot sa 4.5 million pesos ang inilaan na paunang ayuda para sa taong 2022. Patuloy ang pamimigay ng ibang farm inputs upang mapataas ang produksyon ng palay. Nagbibigay kami ng libreng abono, isang bag ng urea at complete. Fair cropping season yan, ma'am. 744 hectares ang agricultural land o palayan sa bayan ng San Ildefonso. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Bayanihan sa pagtatanim ng puno isinagawa sa Asinggan, Pangasinan. Tunghayan sa report. Mahigit 500 nara at mahogany seedling ang sabay-sabay na itinanim ng ilang miyembro ng kapulisan, empleyado ng LGU at higit 80 probationer at paruli sa Barangay Bantog, Asinggan, Pangasinan. Bahagi ito ng ika-46 na anibersaryo ng Urdaneta City Parole and Probation Office. Yung magkakaroon po kami ng community work service na ang mga kliyente po namin ay magre-render ng voluntaryong serbisyo sa kanilang barangay. At ito ay programa rin natin ito sa Clean and Green para makaroon din tayo ng advocacy sa environment natin, pahalagan natin ang environment natin. Isa si Jose, hindi niya tunay na pangalan, 2 taong probationer na nakaisa sa pagtatanim ng seedling sa bayan. Malaking bagay umano para sa kanila ang pagtulong lalo na para sa kalikasan. Okay lang dahil kasi itong ginagawa namin na ganito, para din naman sa sarili namin, maganda nga yung magagawa namin na ganito dahil kasi maraming pagbabago. Tayo ng aktibidad na maipamalas at mangibabaw ang bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan at kapaligiran. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Kilalanin ang isang kuya sa Pampanga na inalalayan ang kapatid na magpatuli. Tunghayan sa report. Walang iwanan. Yan ang ipinamalas ng magkapatid na Ranilio Quizon, 11 anyos at nakababatang kapatid na si Renzo matapos nilang pumila para sa libreng tuli program ng Angeles City Government. Humanga ang mga health worker dahil imbes na iwanan, sinuportahan pa ni Ranilio ang kanyang kapatid. Para hindi maisip ang sakit, niyaya ni Kuya si Bunso na maglaro ng mobile game habang tinutuli. Ayon sa mga kamag-anak na magkapatid, parehong bulag ang kanilang magulang, kaya ganyan na lang ang closeness ng dalawa. Masaya po ako, hindi ko po iniisip na gano'n yung mangyayari. Masaya po ako sa yung napalaki namin silang maayos, mabubuting bata. Tapos po, siguro po dahil po sa sitwasyon ng kanilang mga magulang na pareho silang hindi nakakakita, pareho po silang blind. Nagkaroon ng maraming magandang feedback ang picture ng magkapatid na ipinost online. Mahal na mahal ko po ang kapatid ko. Ginawa ko po yan para din niya maramdaman ang
Mahalin niyo ang mga kapatid niyo. Tumagal ng 20 minuto ang pagtutuli kay Renzo. Nang tanungin kung kamusta ang kanyang experience, hindi man po masakit o tumangkad lang. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 300 ang natuli sa tulong ng nasabing programa ng city government. Sina Renzo at Ranillo ay inspirasyon sa lahat na basta magkapatid, nagmamahalan at hindi nag-iwanan kahit ano pang pagsubok ang dumating sa kanilang buhay. Trace De Leon, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Natumba sa flyover ng Jose Abad Santos Avenue sa San Fernando City, Pampanga ang isang trailer truck. Matapos mabangga ang isang barikada roon, naglalaman ang truck ng limestone, sumalit hindi pa alam ang dahilan kung bakit ito bumangga sa barrier. Nagdulot ito ng mabigat na dali ng trapiko sa magkabilang linya ng Hasa-Lazatin flyover. Hindi kasi agad naalis ang truck dahil sa kakulangan ng gamit ng lokal na pamahalaan. Sa tulong ng DPWH at PNP, muling binuksan ang flyover para sa lahat ng mga motorista. Actually, may limit po ang ating flyover, no? We coordinated na po sa DPWH kasi we don't have yung mga equipment po na malalaki to lift ano, or itong maitabi itong tumumbang trailer truck. Ilang cottage owners sa San Fabian inisyuhan ng notice of violation dahil sa pagpapatayo ng illegal na istruktura. Narito ang report. 17 cottage owners sa Barangay Subol, San Fabian, Pangasinan ang binigyan ng Notice of Violation ng Community Environment and Natural Resources Office o CENRO dahil sa pagpapatayo ng ilegal na struktura sa baybayin ng bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, ipinagbabawal ang pagpapatayo ng struktura sa offshore zone. Illegal kasi itong kinatitirikan ng kanilang mga sheds ay nasa government domain. Mahigit 30 shed ang ilegal umanong ipinatayo sa lugar. Karamihan din umano sa mga nagmamay-ari nito, mga dayo lamang sa lugar. Pinagbebenta ng mga may mga interest dito. At saka, siyempre yung mga bumibili, hindi naman alam na hindi rin nila mapapapilan itong lupa kasi nga nasa government domain siya. Nabigyan ng 15 araw na palugit ang mga cottage owner upang baklasin ang kanilang mga shed. Tatalima naman umano ang iba. Yung mga iba madam, umaangal din po sila na tatanggalin yung mga cottage kasi yung iba madam hindi din po biro yung mga ginastos nila. Tsaka yung iba madam, inutang pa po nila yung pinampagawa ng kubo nila kaya umaangal po sila na tanggalin nila yung cottage. Magkakaroon ng dialogue na ang DNR din na mag-schedule kung kailan. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Idineklara ng Malacanang na special non-working day sa Cordillera Administrative Region bukas. Ito'y upang bigyang daan ang pakikiisa ng bawat Cordilleran sa pagdiriwang ng 35th founding anniversary ng rehiyon. Ang Cordillera Region ay binubuo ng 6 na probinsya, kabilang Abra, Apayao, Benguet, Kalinga, Ifugao at Mountain Province at 2 syudad, ang Baguio City at Tabok City sa Kalinga. Produksyon ng sugarcane sa San Ildefonso, Ilocos Sur nabawasan ayon sa Municipal Agriculture. Naritong report. Problema raw ngayon ang kakaunting stocks ng asukal dahil sa mababang produksyon at delay sa importasyon. Sa Barangay Gungugong, San Ildefonso, Ilocos Sur, ang barangay na may pinakamalaking produksyon ng sugarcane, kung saan nasa 10-15 hektarya ang tinatamnan, ramdam ang paghina ng produksyon. Di madama ti pandemic, awan apulos ti in kami naglaklakwan, ma'am. Haan kami met nga makalako, isong nga dagiti daduma,
nagmula na ti mais. Ta siyempre, imbirok-birok damit, dayay nadaras nga ti marketing na ma'am. Halos kalahati raw sa kanilang bilang ang huminto na sa pagtatanim ng tubo. Disyembre hanggang Abril ang planting at harvest season. Ngayon nakaimbak na dapat ang mga produkto. Pero dahil mababa ang produksyon at mahina ang kita, wala gaanong gumawa ng Muscovado, ang alternatibong asukal. Halos basi o sukar raw na uwi ang huli nilang ani. Medyo nahihirapan sila kasi walang ganong buyers. Nais daw ng lokal na pamahalaan na mapataas ang produksyon ng tubo sa bayan. Merong iaalat na budget para sa fertilizer assistance nila. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Inaabangan na ang bagbakan ng Jose Rizal University at San Sebastian College sa NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament. Kapanapanabik ang laro dahil isa itong knockout game kung saan ang mananalo ay siyang makakaharap ng Arellano University sa susunod na phase ng torneo. Naghihintay na sa finals ang College of St. Benilde. Magtutunggali ang Lady Bombers at Lady Stags bukas araw ng Biyernes alas 2 ng hapon. Mapapanood ang kanilang laro live sa GTV. Pwede rin itong tutukan via live streaming sa GMA Sports PH at sa NCAA Philippines official Facebook page. Butanding napadpad sa Sobol Beach sa San Fabian, Pangasinan. Narito ang report. Pinagkaguluhan ng mga beachgoer ang butanding na napadpad sa Sobol Beach sa Barangay Sobol, San Fabian, Pangasinan. Tila nagsilbi itong tourist attraction sa ilan, pero agad din silang pinalayo para matulungan ang butanding na mapunta sa malalim na bahagi ng dagat. Nakita namin na malaki rin naman siya. Siguro kung roughly, we can compare possibly yung kanyang size o yung kanyang laki sa isang mid-size pickup. Aksidente rin umanong natrap sa lambat ang butanding, pero nagtulong-tulong ang mga mangingisda na maalis ito. Wala naman daw sugat ang butanding na tinatayang 6 na metro ang haba. Nagpunta dito at nag-graze o kumakain ng mga planktons dahil ang kinakain naman po nila, mga planktons po yan. At may mga planktons tayo kasi dito, marami. Ayon sa mga mangingisda, madalas silang makakita ng butanding kapag ganitong buwan. Umaabot daw sa 1 hanggang 3 butanding ang kanilang nakikita sa dagat. Panahon ng alamang. Pag may panahon ng alamang, kasi panahon lang yun eh. Pag may panahon ng alamang, nandyan yung butanding. Alam naman na raw ng mga residente na kabilang sa endangered species ang butanding, kaya hinahayaan lamang nila ang mga ito sa dagat kapag napapadpad sa kanilang lugar. Nakikipag-ugnayan din umano sila sa otoridad kapag may butanding na aksidenteng napadpad sa dalampasigan. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Halina't alamin kung paano gumawa ng avocado mousse na swak na dessert. Ating lantakan sa Mangantila. Season ng avocado ngayon kaya hindi tayo papahuli sa ating espesyal na dessert na ihahanda ni Bench Ezekiel Adagao ng Lawag City, Ilocos Norte. Ihanda ang mga sangkap, avocado, whipping cream, honey, lemon juice, lemon zest, at ang almond flakes for garnish. Lagyan ng whipping cream gamit ang mixer for 3 to 5 minutes hanggang maging foamy ang texture nito. Isama ang whisk whipping cream sa mashed avocado at ihalo ng maigi. Kuskusin ang balat ng lemon at ihalo ang lemon zest sa mashed avocado at whisk whipping cream. Haluin ng mabuti saka isunod ang honey. Kumuha ng piping kit at isalin dito ang avocado mousse. Isalin na sa dessert glass ang avocado mousse at sa gitna, budbura ng almond flakes at dagdagan ulit ito ng avocado mousse. Para mas inviting, maglagay ng cherries on top with almond flakes. So ito na ang finished product, it's avocado mousse. Then nilagyan ko lang siya ng almond flakes for crunch. If ever gusto niyo ng other nuts, pwede rin like peanut, cashew nuts, and also cherry para mas maganda lang siyang tingnan. Idagdag na ang avocado mousse sa inyong avocado cravings at maging ang mga chikiting, tiyak magugustuhan ito. Kasi ang mousse po, it's in French term, it's foam po siya. So if ever matamis siya and also if ever nilagay niyo, kinain niyo po siya, it's soft po siya sa palate po natin. Actually, masarap po. First time ko lang po matikim na itong
avocado mousse po. First time din nung dila ko na makatikim ng ganito. Yung smoothness nung dun sa mousse niya po. And subtleness ng avocado. Matitikmam naman siya pero hindi siya overpowering. Trace De Leon, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si John Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Ivy Hernando. Ako naman po si CJ Torida. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.